Ah, talaga? Nag-joke si PRRD? Kausap niya daw sa phone yan si Bantag. Wala daw balak sumuko si Bantag. Basta! Sabi nga nila, ang joke ay half man trot. Anong trot? Basta trot. As in, trot. Ewan ko kung totoo yan, di ko napanood eh. Baka miscot ka niyan ba? Hindi. Di ko hindi, joke lang ha. Baka i-miscot ako. Hanapin natin. Hindi, alam mo, gino-joke ko lang ha. Kasi hindi ko talaga alam kung asan yan si Bantag eh. Kahit noon, mailap yan. Hindi yan yung tipong papupunta siya sa lugar nung dati ha. Before pa siya magkaroon ng warrant. Hindi. Iba pa at hindi ko ka-text yan. Ang ka-text ko lang dati dyan eh yung mga ibang staff niya. Tapos sasabihin lang niya, saan kayo? I mean, kung saan kami naka-hotel, sila ang pupunta. Hindi yung kami yung pupunta dun sa lugar. Kasi nga, ewan ko kung ano dahilan nila. Ngayon, lalong ngayon, hindi na matagal lang, hindi ko nakakausap yan. Yun na yung huli, yung huling pagsakay namin ng kabayo, yun na yun. Kaya nga, sabi ko ngayon, ginodjoke ko nga eh. Sabi ko kay Boss Dada at kay Otsoli. Hanapin natin si Bantag eh. 2 million din yun. Bantag! Bikini man. Hindi, joke lang ha. Joke lang! Ah. Ito. At appointing niyo po under your administration, dapat na po bang sumuko si nga Bantag po at Sulweta? Ayan. Dapat na po bang sumuko si DJ Bantag at Sulweta? Ito ang tanong. Dahil appointin nyo siya at kaibigan nyo siya, kakilala nyo siya. O, anong payo? Ayaw pa niya eh. Tinanong ko siya kung magsuko na ba tayo. Sabi niya, ayaw ko muna. Pero wala akong gumagawa kung ayaw niya. Ayaw niya eh. So, totoo lang. Diba, pwede niya namang sabihin na, hindi, pinayuhan ko si Bantag. Ha? Pero sa kanya pa rin opinion yung kung siya ay susuko o hindi. Ang sinabi lang ni PRRD rito, tinanong ko siya. Eh, ayaw niya eh. Di ba? Hindi niya sinabi sumuko ka na. Pero kung ayaw mo, di okay lang. Pero hindi, tinanong niya, susuko ka. Ayaw niya. Ha? Eto, malinaw pa sa sikat ng araw. Although, indirectly, payag si PRRD na huwag sumuko si Bantag. Bakit? Ako, sa tingin ko, eh, hindi magiging patas dyan. Sa loob, hindi patas dyan. At saka delikado si DJ Bantag dyan. Gagamitin lang sila si Bantag para magpasikat sila. Wah, tagumpay kami. Sabi na, Mayor, mag-surrender ba ako? Sabi ko, ikaw, ayaw ko. Wala tayong magawa kung ayaw mo. Diba? Ito ha, I'm sure kung ito ay napanood ng DOJ o ni SOJ, ni Boying, sigurado ko nang gagaliiti sila deep inside. Hindi man nila aaminin, pero deep inside, hindi nila gusto itong statement ni PRRD. Ito ay alam nila, payag si PRRD at suportado niya yung desisyon ni DJ Bantag, huwag sumuko. Walang alang naman ba pipilitin kung puntahan kita. Hindi ko kasi alam kung nasaan siya. Tumatawag lang siya. Ay, tumatawag. Ay, apir. Ay, hindi, wag na. Ay, peace bump. Ay, tumatawag si DJ Bantag kay PRRD. Peace bump tayo dyan, sir. Nako, oh. Ang magpukaw yung number, hindi naman yung lugar eh. 0900 o whatever. Tawag siya na dapat. Biro lang yan. Yeah, biro lang yan. Pero alam natin, syempre, ha, hindi pwede yun sa batas eh. Oh. Pero, biro lang yan, pero alam natin, half-ment yan. Ako, sigurado ko, ha? Sigurado ko, nagkakausap sila.
Ha? Eh, para sa akin yun. Opinion ko yun. Pero yung ganyan, tumawag. Ay, biro lang yan. Para lang, pag sakaling magkaroon ng legal battle tungkol dito, eh, labas siya. Pero totoo yan. Maniwala kayo, totoo yan. Kamuta mo, natatawa sila. Maniwala pala kayo. Halimbawa, sabihin ko sa inyo, nakakausap ko din yung malalapit sa kanya at sinabing hindi siya susuko. At kung susuko siya, ay magpapasabi siya sa Banateros Brothers. Ay! Hindi, biro lang. Gino-joke ko lang kayo. Joke ko lang. At tuloy, PRRD. Pero hindi daw siya susuko. Hindi daw. Kaya hindi po totoo yung mga sinasabi sa balita na susuko. Sabi nung kakilala na malapit na malapit kay TG Bantag nakasama. Ay, hindi. Biro lang yon, Joke lang yon. Tuloy tayo, PRRD. Ay, joke lang yun, ha? Hindi ko po nakakausap yung si TG Bantag at yung kanyang malapit sa ano na. Hindi po totoo yun na sinabi ni nila na hindi susuko, at kung susuko man ay tatawagan ng Banateros Brothers. Pero malabong sumuko. Hindi po totoo yun. Joke lang yun. Ha? Bantag for Senator, wag po natin kakalimutan. Andyan na po. Ayan, makulit ito. I-postpin natin para makapag-follow po kayo dyan. Ha? Sa Facebook ng Bantag for Senator. Ayan, supportahan po natin. I think that marunong ito si Bantag. Yes, right. Sige, isipin mo, PRRD, paano mo sasabihin nang hindi ka malalagay sa alanganin, pero ayaw niyang ilaglag yung kanyang kaibigan. Lizelle Mabilangan, maraming salamat po. May member na siya ng 8 months, so... Good afternoon, Coach. Nakasabay din sa live. Bantag for Senator Remulla left the earth. Ay, wag muna. I think just is weighing his chances of getting a fair deal. Once he finds out that he can be guaranteed to a talagang ironclad of preliminary investigation or investigation and a good chance. Sa bagay naman, sa mga kay Bantag pati sa ibang... Ito ha. Naalala nyo kanina haba ng post niya. Meron siyang long post. Sabi niya, alam nyo, magaling to si Bantag. Tapos ang haba ng post. Nag-iisip siya kung anong sabihin. Tapos ang sinabi niya, winiway niya yung magkakaroon siya ng ironclad. O yung sinasabi niya na stable na preliminary investigation. Ayan. Tinitingnan niya kung magkakaroon ng preliminary investigation. Ito po ay sinasabi ni President PRRD na in my opinion, at kita naman lahat ng mga Pilipino to, hindi siya makakuha. Nakikita ni PRRD na hindi nagiging patas na talaga ang preliminary investigation. Indirectly, sinasabi niya yun. Long post yun eh. Nag-long post siya pagkasabi niya magaling. So, pinuri niya to si DG Bantag. Magaling to si DG Bantag. Magaling to si Bantag eh. At yung task binanggit niya na yung preliminary investigation. So, it means, sang-ayon siya, nakikita niya tama na dapat tingnan ng maayos yung preliminary investigation, may fair trial dyan. Pero sa nangyayari nga ngayon, hindi.
Kaya nga sinabi niya magaling eh. Sang-ayon siya, walang nangyayaring maayos dyan sa preliminary investigation. Pag tiningnan mo malalim yung statement ni PRRB, parang yung statement ng Tambaluslos. Malalim yun. It's just one word. Pero sinasabi niya, ikaw, ha? Ikaw, speaker, ha? Kuhanin mo ang iyong ambisyon, hindi sa pagsipsip, hindi sa maling paraan. Yan po ang ibig sabihin nun. Ang lalim po nung salita na yun. One word, Tambaluslos. Ito one word, two words. Magaling, three words. Magaling to si Bantag. Tapos, banggit na ng preliminary investigation. Bakit? Moro-moro kasi nangyayari dyan sa preliminary investigation. Ganon. All accused. People of the Philippines were accused of Rico Duterte. The chances of the fiscal, ang abogado ng people of the Philippines sa court is the prosecutor. Yung defense ng abogado niya. But you know, the chances of getting a conviction dito sa Pilipinas, would you believe it? We'll place it sometimes, depende sa ano. But the current is, it's always 70-30 proposition. 70% gets the acquittal. 30 lang ang makumpik. So malalim yan. Ang acquittal, 70%. Ayan. Parang inaano dito ni PRRD, eto. Malabo talaga tong kaso ni Bantag. Ngayon, 70%, nagpunta na siya doon sa porsyento. Hindi po 99% gaya na sinasabi ni SOJ na case closed. Ha? 70%. Kasi sa kanya, case closed eh. 99%. Ito, 70% acquittal. Yan po sa buong bansa nangyayari ngayon. Mas madalas ang acquittal. Lalong-lalo na po ito kay Bantag. Walang direct link. Ha? True Sulweta lang ang link to Bantag. Eh, tinatanggi pa ni Sulweta. So, sa madaling salita, mahina po ang kaso ni DG Bantag. Eh, bakit sa susuko? Makukulong ka. Pag sumuko ka, kukulong ka. Eh, di pag-iinitan siya dyan sa preso dahil maraming galit sa kanya dyan sa preso. Pero in reality, ma-acquit yan. Yung po sinasabi dito ni PRRD, mataas ang acquittal, in general po ah, mataas ang acquittal sa kaso dito sa Pilipinas. Eh lalong-lalo na tong kay DG Bantag. Na mahina ang kaso. Walang direct link. Tapos ikukulong ka. Eh ang nangyayari dyan, harassment. Alam po nila yan. Alam ni Bantag at sang-ayon si President Duterte rito, si PRRD. Hindi lahat namin na pinaprosecute ako dito. Marami ang nakakalusot. Lalo na yung mga estafa, yung mga ganon-ganon. Wala. Depende lang sa agreement yan. Depende lang rin kung sino ang nakarinig sa usapan ninyo. Yeah, basahin ko lang to. Sabi ni Teresita, para sa akin, Coach Oli, nawindang sila sa sabihin ni PR tungkol kay Asartalo si Boying. Sigurado yan sa loob nila, hindi man nila aminin. Gigil na to si SOJ. Eh baka pati si Ma'am C, gigil na. Alam nyo naman, di ba? May binabanggit sila na mayroon silang nasasabing masama dito kay PRRD. Well, si SOJ, sila Ma'am C. Whether or not there was the deception or you were deceived to into entering into in transaction which is not which is punishable by law. Yung mga ganun. Isa conviction naman sa homicide if it's circumstantial, mahirap talaga. It's very hard to get a conviction based on circumstantial evidence. Kaya po, it's hard to convict based on circumstantial evidence. Eh ano bang merong evidence sila kay Bantag? Wala nga, salaysay evidence lang sila merong kay Bantag eh. Ito po ay lantaran
but indirectly pagdidiin ni PRRD na mahina ang kaso kay Bantag. Wala. Puro salaysay lang. Ito ay dagdag press con lang sa kanila. Until magkaroon sila ulit ng panibagong pag-uusapan dito kay Kong Tebes. Sideline muna, punta muna tayo kay DJ Bantag. Tapos pag okay na, medyo balik tayo kay Kong Tebes. Ganyan 'yan. Kaya ko mag-ano, even if by heart alam ko at sinabi ng pulisya 'yan. Ah, mga sa drugs, ganun rin. Sabihin lang natin, this all excuse itong favorite whipping boy nila, yung police. Ito, sabi ni Fernando Parado, basahin ko lang. Nanginig ngayon si Boyig sa pahayag ni Tatay Digo. Meron yan. May laman yan. Ha? Sabi ko sa inyo, may laman yan. Hindi niya sinabihan, sumuko ka na Bantag. Pwede niya sabihin yan. Sa harap, tandaan nyo, marunong gumawa to si PRRD. Pwede, dederechahin ka sa camera niya, lintik ka, sumuko ka na Bantag. Pero hindi ganun ang sinabi niya. Anong magawa ko? Yan po, tama ka Fernando Parado. Directing yan sa DOJ. And this we know for a fact. Huwag bibirahin ang Duterte because as of today, that is a political suicide. Sira ang political career mo kung ngayon bibira ka sa Duterte. Napatunayan yan, just one word. Ikot ang puwet nila. Ikot ang presidente nila. Sa salitang tambaluslos lang. Anak pa lang yun. Hindi pa yun yung tatay. So sige, go ahead, make my day. Kalabanin nyo, Duterte. Pero na, alam ko, ano mo pag wala talagang kalaban-laban ang gobyerno. Kaya itong lasing. Barilin ko kayong lahat dyan. Magdating ang polis, hawakan ka. Unruly behavior, scandalous behavior, or getting drunk in public. So, hawakan ng polis. Kung lasing, wala makakaw dyan. So, nasa sugatan yan. Di, minsan, masuntok ka ng polis in addition sa mga scratches niya. Kaya kayo makipagdumugan yung lasing niya. Pag nabukasan, pag nito, doon yung asawa. Punta lang doon sa estasyon, may bukol dito, kunti may ito maraming ano. Sabihin na binugbog ng polis. Usually, ang polis, sa totoo lang, kung maaari lang, ayaw humawak yan. Ayaw humawak parte ng katawan mo. Kasi yung ganun mo lang, tapos magkakaroon ka ng scratch dito. That is, for purposes of filing a case in court. Pakita lang niya, ito yung, Ito, basahin ko to, sabi ni Eden. Mapapa-PI talaga. Pakinggan ba naman ni SOJ yung inmate strugglers kagigis. Ito po, tandaan nyo po, nilagay sa diniscuss po sa live ni Attorney Panelo na napapi ay napamura itong si PRRD nung binanggit niya na nagsiurong yung mga witnesses kay Kong Tebes tapos sasampahan pa rin ng kaso base doon sa pagurong ng mga witnesses. Napampi ay na doon si PRRD. Kay Tebes pa ito, ha. Oh, same thing din dito kay DJ Bantag. Kasi mahina eh. Mahina po ang kaso talaga dito sa dalawang ito. At hindi lang siguro, na siyempre, hindi ka pwede mapamura dyan ng diretso, no? Pero tandaan nyo po, sinabi yan ni Attorney Panelo, i-research nyo lang, na pa-PI, napamura si PRRD patungkol dito sa gustong isang pangkaso kay Kong Tebes na base doon sa umatras. Eh paano pa itong kay Bantag? Wala nga direct link eh. Diba? Ni ang sinabi lang is true sulweta na sabi eh utos ni Tanda. Yun lang.
Wala namang sinabing Bantag. Kaya? Wala pang CCTV yun. So, ganun ang situation. It's always in favor of the accused. The presumption of innocence until proven otherwise is a very strong principle dito sa bayan natin. Pati sa Amerika. Okay, lagi natin binabanggit, di ba? So, akusado is innocent until proven otherwise. Until proven guilty. Kunting pagkakamali lang, si Piat, acquittal yan. Masasabi na niya may kunting pagkakamali. Ito, yung babang, ito yung lagi kong binabanggit dito sa ating live, na mas pabor ang ating batas na magpalaya ng mga totoong gumawa ng kasalanan ng krimen kesa magkulong ng inosente. Diyan po in favor, kaya nga beyond reasonable doubt ang ebidensya para ikaw ay makulong at maging guilty sa kasong krimen. Ito po babanggitin din ni PRRD, which I agree. Kasi napakahirap pag ikaw ay naituro, ikukulong ka, inosente ka. Lalong-lalo sa Pilipinas, walang kwenta po. Pasensya na po, ito po'y literal. Ito po'y aking opinion. Walang kwenta ang investigasyon sa Pilipinas. Puro witnesses. Wala tayong DNA. Yung DNA natin, na binabanggit, palpak pa. Bali lang dyan sa procedure. Even in the matter of arrest. Performance will start now.